Siyempre mga kabosing, nandito na naman tayo sa ating Lazada item everyday. Kung saan nga yung araw na to, July 17, 2019, ay meron tayong dalawang item from Lazada na i-unbox. Okay mga bossing, ito po ay mga gamit para sa iba't iba pangangailangan, kagaya ng electronics, repair, servicing, etc. At ang isang gamit naman ay magagamit rin, pwede rin sa electronics, repair, servicing, etc. At sa mga iba pang bagay. Okay mga bossing, huwag mong ipakita yung Red Horse. Yung unang item natin mga bossing, siyempre galing sa kaibigan natin sa Tools Expert. Suki natin yan. Diba, nagpapadala sila sa atin ng mga gamit, tools, sa pwede natin unbox at review pagkatapos natin gamitin ito. So, ito ang kanilang, ang ating first item. Kararating lang ito, wala pa 30 minutes, sariwang-sariwa pa mga bossing. So, galing kay Tools Experts, ito ang ang tagal na natin request ito sa kanila eh. Kasi kailangan talaga natin ito. Tolsen soldering iron mga bossing. Diba? May diba tawag sa atin. So, galing kay Tolsen, parang siyempre subok na subok na natin ng Tolsen. Lagi naman natin gamitkan sa ating mga projects at lahat ng ating mga tools ay galing sa kanila. So, wala naman tayong kailangan unbox dito. Basta pag na-receive nyo siya, ay ganito siya, no? Standard ang length ng kanyang ng sukat niya, no? Para sa mga standard electronic servicing. At ang tip niya ay ganun din, standard. Hindi ito yung ginagamit pang cellphone, no? Papalitan nyo yung tip na yan ng mas maliit para kung sa cellphone kayo maghihinang. Ito yung pwede ito sa mga motherboard, board ng TV, etc. So, ito ay merong 30 watts input power. Siyempre, auto bolt yan, ano? So, preheat time is 3 to 5 minutes. So, bago nyo siya gamitin ay isaksak nyo muna ng hayaan nyo siya nakasaksak ng 3 to 5 minutes bago nyo gamitin. So, straight tip head with a piece of support, GS and CE approved, great for electronics, computer equipment, watch repair, and many other hobby craft projects. So, syempre, pag gamitin natin ito, mga kaibigan, ay huwag nyong hahawakan ang area na yan pag nakasaksak dahil mainit po. Sigurado mong mainit yan. Okay, at huwag din, no, huwag din hayaan masawsaw sa tubig. Baka magkaroon kayo ng electric shock. At ilayo sa mga bata at mga alaga. Okay? Pag nakasaksak mo ng matagal yan, mainit po talaga yan. Kaya bossing, dapat huwag iiwanan na unattended ang ating soldering iron. Okay mga bossing? So, galing kay Tool Experts worth 370. Mga bossing, including delivery. Kahit saan lugar kayo sa Pilipinas, siguro including delivery niya mga bossing. Kaya saan pa kayo? Tolsen at ang seller natin si Tool Experts kung kayo pumunta. Okay mga bossing? And ang ating second item, ang matagal na nating request from Hoyoma. Di ba nag-review tayo ng isang item galing sa Hoyoma na jigsaw. Galing pa rin kay ODB Power Tools. Ito po ang Hoyoma 2000 watts heat gun. At kung inyo pong mamarapatin, keram po ako ng cutter. Nasa na mga gamit ko? May nagsigalaw na naman dito at hindi na naman binalik sa dapat na balikan. Okay. So, cutter. Bubuksan natin. Patayin mo na. Okay. Oyo ma, ito okay to. Ito yung jigsaw. Ito rin yung Brandon jigsaw na ginamit natin noon. Hanggang ngayon ay ginagamit natin ang jigsaw na sa pambuo ng mga maliliit na proyekto. Pero kahit commercial use ay pwede po ang Oyo ma. Jigsaw, okay? Talagang matibay po yan. Ito na po. Ito na, binubuksan na po natin. Ayan. Okay lang ha. So, check lang natin kung anong nasa box ni Hoyoma. At ibigyan ko ngayon ng konting technical specs ng ating heat gun. So, ayan po siya mga bossing. 2,000 watts Hoyoma heat gun. Okay, at voltage siya, auto bolt pa rin siyempre. Hindi siya auto bolt. 220 volts lang siya, hindi siya pwede sa 110 volts. So, input power 2,000 watts. Temperature settings ay 350 Celsius up to 550 Celsius. Ang airflow setting niya ay 200 liters per minute hanggang maximum ng 550 liters per minute. Okay?
So basic features, again, air outlet and nozzle for dual temperature settings. And meron siyang overheat protection, mga boting. So comfortable grip, power switch on between the two temperatures. Yan lang naman mga bossy. So pwede pa rin natin itong gamitin sa, halimbawa ay meron tayong mga sirang board, tulog ng mga motherboard, pwede natin hugasan yan ng joy at papatuyin po natin sa pamamagitan ng ating heat gun. Pwede rin siyang pang pull out ng mga tawag dito, hindi ko kalimutan, yung mga spider IC na nakalagay po sa board, pwede mag pull out. Pero hindi po lahat, ano, sa medyo malaki lang, pwede siya. Doon sa mga maliliit na spider IC, yung IC po na makikita nyo sa inyong mga board, for mga board and TV na hindi kagaya ng ibang pyesa na pwede siyang bunutin by soldering iron lang. So, hindi po gamitin na. Pero mag-ingat po tayo sa paggamit yan. Be cautious kasi pwede pong masira yung pyesa na ipo-pull out natin. So, what's inside the box? What's inside the box? Open natin. Okay. So, andito ang ating manual. At ang heat gun itself, wala po siyang mga attachments whatsoever. Pero wala naman nakalagay. Wala po siyang attachments whatsoever. At ito, ang mismong unit, kung pagbabasihan po natin ang physical aspect at looks, ay maganda siya. Rigid, very presentable, maganda mga edging, kagaya naman ng mga dati nating na-receive na Hoyoma products. So, ang switches, that is settings na rin kung anong temperature ang gagamitin nyo. 1 and 2. So, dalawang choice yan. Mas mainit pack. Kung gusto mas mainit, number 2, mga bossing. So, ayan. At kasiya siyempre standard ang sa kanya. Hindi nyo na kailangan ng adapter at ang kanyang mismo heat gun. At pag nabubisit kayo sa mga asawa nyo, heat gun ninyo. Okay, mga bossing. Again, from Hoyoma, ang ating 2,000 watts heat gun with two temperatures, 350 Celsius at 550 Celsius. Worth basta kasi 1,000 ano lang to, 1,059 itong dalawa, yung soldering iron at ito. So 750 lang itong heat gun natin. Okay mga bossing, yan ang ating mga item from Lazada sa ngayong araw na to, July 17, 2019. At kung may mga questions kayo regarding the product at manghihingi ng review, after 1 month na ating pag-unboxing tayo, nagbibigay ng review sa performance. Kasi hindi tayo pwede mag-review kung in-unbox pa lang at hindi pa natin siya nagagamit sa mga projects. Okay mga bossing, Android.